Nako, isa na ata sa pinakamatutunog no na kwento ngayon sa Netflix, sa mga docu-series nila, yung pangyayari no na naganap kay Elisa Lam doon sa Cecil Hotel. Kung naaalala nyo, yan yung ating first upload para sa channel na ito. Gaya ng mga nakita natin sa social media, nito mga nakaraang araw, halos isang dekada matapos ang insidente ng gumimbal sa lahat, marami pa rin palang nagtataka kung ano nga ba ang katotohanan sa likod ng misteryosong pagkamatay ng dalaga. Alam nyo, isa to sa mga pinaka-nire-request talaga sa akin noon. At hindi ko siya ginagawa kasi sobrang dami talaga nangyari. Pero nung napanood ko yung video, especially no, nung nasa elevator, titignan natin yan mamaya. Talagang nakakatakot nga at saka may pagka-weird talaga yung pangyayari. Sa video na to, samahan nyo ako na tuklasin ang kwento at misteryo sa kwento ni Elisa Lam. Aksidente nga ba? Krimen o kababalaghan? Ano nga ba talaga ang totoo? Ayan, bago natin umpisahan, huwag nyo kalimutan mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell. At sa dulo ng video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano kayo pwedeng manalo ng ating giveaway na Nintendo Switch Lite. Napaaganda yan ha, kaya sumali kayo sa giveaway natin. Simulan na natin ang kwento noong araw ng January 6, 2013. Sa araw na ito, unang nakarating si Elisa Lam sa California. Gaya ng isang normal na turista, no? Binisita ni Elisa ang iba't ibang travel destinations sa nasabing syudad. Kasama na rito ang San Diego Zoo. Noong January 28, 2013, dalawang araw mula nang nakarating sa California si Elisa, ay saka naman siya nag-check-in sa isang sikat na hotel sa Los Angeles. At ito na nga yung pinag-usapan natin na Cecil Hotel. Sikat hindi dahil sa isa ito sa mga pinakamahal o pinakamagarbong hotel sa lugar na yon, kung hindi dahil ang Cecil Hotel ay tinaguri ang deadliest hotel or suicide hotel. Na-discuss na natin ito sa isa nating upload. Noong una ay isang shared room sa 5th floor ng hotel naka-check-in si Elisa Lam. Ngunit dahil na rin sa inireklamo ng mga kasama niya sa kwarto, ang kakaibang kilos ng dalaga ay inilipat siya sa isang pribadong kwarto matapos ang dalawang araw. The Cecil will reveal to you whatever it is you're a fugitive from. Ito ang sinabi ng journalist na si Steve Erickson matapos niyang manatili sa hotel na ito kasunod ng pagpanaw ni Elisa Lam. Nakakatakot, 'di ba? Lalo na no kung iisipin natin lahat ng mga nangyari doon sa loob ng Cecil Hotel. Pero meron ba tayong dapat ikatakot? Noong February 1, 2013, sa araw na ito, inireport ng mga magulang ni Elisa na siya ay nawawala. Sa di malamang kadahilanan, ang dalaga ay bigla na lamang di mahanap. Isang bagay na lubhang pinag-alala ng kanyang mga magulang dahil na rin nasanay silang araw-araw silang tinatawagan nito para lamang mga musta. Ito na rin ang araw kung kailan sana nakatakdang umalis papuntang Santa Cruz, California, ang dalaga. February 15, 2013. Eto na. Ito yung nakakatakot at creepy na part. Actually, sabi nila na sobrang irresponsible daw para dun sa kapulisan nila na i-release tong video na to. Sila kasi nag-release nito eh. Isang CCTV video sa loob ng elevator ng Cecil Hotel ang inirelease. Nakita ko rin to. Ang pagkakaalala ko, sabi pa dun sa Netflix documentary, hindi na nila alam kung ano yung gagawin nila. Wala na silang masapat na mga impormasyon. So, inirelease nila para makatulong daw ang publiko. Ngayon, personal ko lang opinion, may rason kung bakit hindi nire-release lahat ng mga detalye pag may mga kasong kagaya nito. Syempre, para hindi nun magkaroon ng gulo pa sa mga tao. Alam mo naman ang chismis, di ba, na iiba-iba. Ito yung sinasabi nila na irresponsable daw ay sa mga netizens.
eto yung footage, papakita namin sa inyo dito ha. Ang footage na ito ay nakuha noong February 1. Parehong araw kung kailan na i-report na nawala si Elisa Lam. Kung makikita ninyo, eto. Ang nakapagtataka dito sa video na to, makikita na si Lam ay takot at halos hindi mapakali. Na para bang iniisip niya na may sumusunod sa kanya bago siya tuluyang lumabas ng elevator at tuluyang mawala, no? Ang dami pa nilang binanggit dito, parang may sinabi pa dun sa ano na sa Netflix documentary, papakita namin dito, parang nag-i-square down daw siya. Alam mo yung left, right, up, tas backward lang yung pag-step. Medyo weird niya, ang daming nangyayari. At syempre, ito ay open for interpretation, no? Although open for interpretation siya, isa pa lang din yung katotohanan. At ang katotohanan ay hindi natin alam kung bakit ganoon yung reaction niya. Bakit ganoon siya doon sa loob ng video na yon? At dyan na nga nagtalo-talo ang mga tao sa internet. Sa loob ng 2 linggong paghahanap kay Elisa, naitala rin ng Cecil Hotel ang reklamo ng mga bisita patungkol sa tubig na ginagamit nila. Eto, dito naman naging medyo kadiri na yung mga pangyayari, no? Ayon sa mga ito, ang tubig na lumalabas sa mga gripo ha, na siya namang ginagamit nila panligo, inumin, o maging pangsipilyo ay tila nangingitim at may kakaibang amoy at panglasa. Ano kaya yung nangyari? So ito na, malalaman na natin noong February 19, 2013. Ito na. Ito ang araw na gumimbal sa lahat. Dito na diskubre ang katawan ng isang babae na nakababad sa 1,000 galon na tangke sa bubong ng Cecil Hotel. Na siya namang nagsusupply ng tubig doon sa kabuuang building, no, ng Cecil Hotel. Hindi lang sa mga kwarto at CR ha, kundi maging sa mga kusina, mga coffee shop, no, ng hotel na binebenta nila doon sa mga nag-i-stay doon. So may special na flavor, kadiri man talagang isipin, no? Walang kaalam-alam ang mga tao sa nangyari doon sa pinagkukunan ng panligo, pang-inom, pang-supsipilyo nila. Ang katotohanan dito pala ay pinagbababaran na yung galon na yan ng katawan ni Elisa Lam. Nakakatakot na kung iisipin mo na ang tahi-tahimik lang na lahat ng bagay tapos may isang bangkay pala doon sa pinag-i-stayan mo. At nakakain mo pa. Ang creepy. Ayon sa report ng mga investigador, walang ebidensya ng sexual assault, physical trauma, suicide, or self-harm, no? Dito na nga nagkakagulo lahat kasi nga walang ebidensya na nangyayari, no? So, hindi talaga alam ng mga tao kung ano ba yung nangyari kay Elisa Lam. Kaya nga, naging sikat na rin siya ng mystery para sa nakararami. Ang pagkamatay daw ni Elisa ay dulot ng hindi niya pag-inom ng kanyang mga gamot para sa bipolar disorder. Ang sakit ni Elisa na inililihim pala ng kanyang pamilya. My opinion is that she fell off her medication and in her state, she happened to find her way onto the roof. Got into the tank of water. At the time, I think that water tank was maybe full. But as people used the tank, used water, unknown to her, the level was dropping to a point where she could no longer reach out and escape. And she died that way. Ito ang pahayag ni Wallace Tenel, isang LAPD detective at isa sa mga nag-imbestiga sa kasong ito. Okay, so puntahan natin yung gamot na iniinom niya. 4 na gamot ang iniinom ni Elisa Lam para sa sakit na ito. Isang antidepressant, isang anticonvulsant, isang anti-epileptic, at isang mood stabilizer. Ang mga gamot na ito ay kasama sa mga na-trace sa kanyang dugo bilang constant medication. O yun bang gamot na regular niyang iniinom? Dahil dito, lumutang ang mga katanungang bumabati ko sa nauna ng pahayag ng mga investigador. Sari-saring teorya at mga kwento ang lumabas patungkol sa pagkamatay ni Elisa Lam. Ang dami, kung makikita nyo po, napakarami talagang opinion ng mga tao. Ito ay dahil kahit na nagbigay ng posibleng paliwanag, tandaan, posibleng paliwanag pa lang ito, kung ano ang kinamatay niya, hindi pa rin maipaliwanag kung paano nakapasok sa tangke
yung katawan ni Elisa Lam. Lalo paano na yung daanan daw papasok doon sa tangke ay nakalak. At mapapasok lamang ito kung may kakilala ka doon sa loob ng hotel, no? Yung mga trabahador sa loob ng hotel. Siyempre sila lang yung may mga susi niyan. Idagdag pa, no, na pag gumawa ka ng may, kahit anong ginawa ka, matitrigger noon yung alarm doon sa hotel. At maa-alerto yung mga tao. Maingay yun, di ba? Isang bagay na hindi nangyari ng araw na namatay ang dalaga. Walang nakakaalam nun, walang nag-trigger, wala lahat. Magti-trigger yon kapag ginalaw niya yon eh. Pag trinay ka, nagtangka ka. Alam mo yun, di ba yung sasakyan pag sinubukan mong kalampagin or buksan, di ba iingay yan, ganon. Ganon yung sistema. Okay, ito yung mga teorya, no? Bago natin pagpatuloy ito, teorya lamang sila kung ano ang naging sanhi ng pagkamatay ni Elisa Lam. Teorya, ibig sabihin, hindi pa napupwebahan na ito nga yung mga dahilan. Pero ito isa sa mga iniisip at posibilidad. Unang teorya ay suicide. I wish I could put part of my brain into a taped shot box and shove it into the back of my closet for the night. Ito ang isa sa mga linyang isinulat ni Elisa sa kanyang active blog sa Tumblr. Kung matatandaan ninyo, inamin naman ng magulang na dalaga na siya ay may bipolar disorder. Isang sikreto na matagal nang itinatago ng kanyang pamilya. Ayon sa kanila, walang history si Elisa na nagpapatunay na mayroon siyang suicidal thoughts. Ngunit sa isang report na ilahad na minsan na rin nawala ng panandalian ang dalaga. Isang dahilan kung bakit marami naghinala na baka nagpakamatay ang dalaga. Nako, this might be triggering, no? Especially for those who suffer from mental illnesses. Isa ako sa mga taong yan. So if trigger sa inyo to, mas maganda talaga na i-discuss natin ito or mag-consult kayo sa eksperto para maibigay nila sa inyo yung tama na kailangan yung gawin para sa mga sarili ninyo, inumin at kung ano-ano pa mga bagay para mas gumaan ang inyong kalooban at mas maipaganda ang inyong mental health. Anyway, etong teorya na to ay itinanggi na ng mga investigador dahil nga gaya na sabi ko kanina, wala naman nagtuturo na hinarm niya yung sarili niya. Walang sumusuport ng ebidensya. Pangalawa at ang pinakasikat, no, ay ang murder dahil na rin sa history ng Cecil Hotel. Hindi na kasi talaga bago yung mga ganito sa Cecil Hotel. Bukod sa dalawang serial killers, ang nanuluyan dito noon, marami rin kaso ng pagpatay doon sa Cecil Hotel na nire-report doon mismo sa loob ng hotel. Kahit pa inilahad ng mga investigador na walang ebidensya ng foul play or murder na natagpuan, di pa rin maiiwasan na marami naghihinala na ang kasong ito ay dulot ng isang krimen dahil na rin sa video ni Elisa sa loob ng elevator kung saan tila ba siya ay takot na takot at may pinagtatago ang tao. Nakita niyo kung gano'ng kaimportante yung ano, no, yung public opinion sa ganitong mga bagay, di ba? Nai-report din na ang takip ng water tank kung saan siya natagpuan ay nakasara. At imposible naman daw na masira pa ni Elisa ang takip nito kung nalulunod na siya, di ba? Pero nilinaw ng maintenance staff ng hotel na una nakakita sa bangkay na nakabukas ang takip nito nang makita niya at isinara lamang niya bago dumating ang mga pulis. Medyo ano tayo doon, medyo napaisip ako doon, bakit siya lang yung nakakita? Okay, pangatlong teorya, substance abuse. Marami naghihinala base sa nakitang video na maaaring nasa impluensya daw ng alcohol o droga si Elisa Lam. Ngunit ito ay napatunayang mali na lumabas na negative sa substance abuse ang toxicology report na isinagawa sa katawan niya. So yung tatlong mga teorya na napag-usapan natin, wala talaga ni isa na nakakapag-prove kung alin doon yung naging dahilan ng pagkapatay niya. Ito yung isa, at ito yung weird. At natalakay na natin to sa main channel ko. Theory number 4, and again, inuulit ko, isa lamang po itong teorya. At ito yung mga sinasabi ng mga tao. And this is weird. Sobra-sobrang weird. And honestly, ako, hindi ako naniniwala dito. Personally speaking, hindi ako naniniwala sa mga supernatural. Pero ito, yung isa sa mga teorya ng mga tao. And I do respect people if naniniwala sila sa ganito. Ito ang kakaibang teorya na nakita namin. Sabi nga nila, hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung ano ba talaga ang nangyari, kaya lahat ay posible. At ang tao, kung hindi niya ma-explain ng isang bagay, gagawa siya ng paraan sa utak niya para ma-explain ito kahit pa hindi ito nababackupan ng siyensya.
Pakita natin yung clip ulit. Makikita sa elevator na ito na tila nagmamadali si Elisa. Napansin din na halos lahat ng pindutan sa elevator ay pinindot niya. Ito ang dahilan kung bakit marami naghihinala na maaaring may paranormal na dahilan ng pagkamatay ni Elisa. Lalo pa, at ang lugar na kinamatayan niya ay tila ba nang-aakit ng mga makapanindig balahibong pangyayari. Ano ba yung elevator game? Maiksi lang natin to ha. Ang elevator game ay isang ritual na sinasabing magdadala sa'yo sa kabilang mundo daw. Daw ha? Hindi ko sinasabing katotohanan ito. Ang larong ito ay nagsimula sa Japan at sa South Korea. Maaari itong laruin ng isa o pwede ring maraming tao sa isang building na may elevator at merong 10 o higit pang palapag. Sa laro na to, pag nagkamali ka ng isang galaw at isang pindot, maaari hindi ka na makasabay sa tunay na mundo at manatili na lamang sa kabilang mundo. Technically speaking, no? Gagamitin mo yung elevator game, may mga patterns kang susundan at mapupunta ka sa mundo ng mga yumao. Ito ang sinasabing nangyari kay Elisa daw. Kung nakikita niya yung pagpindot niya at paglabas niya, hindi na siya nakita pagkatapos niyang umalis dun sa frame ng camera. Maaring naiwan na daw ang kanyang kaluluwa sa kabilang mundo, kaya naman hindi maipaliwanag kung bakit natagpuan siyang walang buhay sa loob ng tangke ng tubig. Kung makikita nyo pa, which is why this is weird for many people, no? Nagsasara bukas yung elevator na usually, kung napindot mo naman yun, aakit at bababa talaga dapat yung elevator, di ba? Pag pumipindot ka, hindi. Ang nangyari kay Elisa, umaakit baba to at hindi umalis si Elisa. Sumara na lang talaga ng tuluyan at bumaba yung elevator nung umalis na si Elisa. Hindi naman sa tinatakot ko kayo. Pero ang larong ito ay hindi para sa mga taong mahihina ang loob. Kaya kung medyo alangan tayo, ay huwag na nating subukan. No? I know na hindi naman totoo, pero this affects people mentally and spiritually, no? Para sa ibang mga tao. Kaya huwag nyo nang subukan. At saka baka makagulo lang kayo dun sa mga tao dun sa elevator. Ilan lamang yung mga teorya nito sa naglabasan. If of course, may mga iba't ibang versions pa yung mga tao. Gaya na nga nang sabi ko, ang dami, ang lawak ng mga pangyayaring naganap talaga at ang daming opinion ng mga tao. Kaya nga sinasabi nila na irresponsable para dun sa kapulisan nila na i-release ito sa publiko. At dahil na nga dyan sa mga yan, sumisikat ang misteryo ng pagkamatay ni Elisa Lam. 8 taon na mula na mangyari ito at hanggang ngayon, ang dami pa rin ang mga haka-haka kung paano ba namatay si Elisa Lam. Ngayon kayo ang tatanungin ko, sa tingin nyo ba, suicide ito? Krimen? May mga nagtago ba ng ebidensya? Yung mga nagtatrabaho ba sa hotel ang pumatay sa kanya? O totoo ba yung elevator game? Sa tingin nyo napunta talaga siya sa ibang dimensyon, sa mundo ng mga yumao? Sa tingin nyo ba? Dahil na rin sa napakaraming ng weird no nangyari doon sa clip, doon sa elevator, sa tingin nyo ba totoo yung elevator game? I-comment nyo yan sa ilalim. So, ayun na yung kwento no, ng misteryo ng pagkapatay ni Elisa Lam. I really do wish na matatapos natin ito ngayon. Gusto ko talaga siyang masara. Sa totoo lang natatakot, hindi ako naniniwala sa mga multo. Hindi ako naniniwala sa supernatural. Pero matatakotin ako. Kaya kasi nasabi nila na phobia, kasi irrational fear. Hindi gumagana yung utak mo sa mga kinatatakutan mo. At isa ako dyan, ang hilig-hilig ko sa horror. No, kahit hindi ako naniniwala dyan. So, ayun. Sana nag-enjoy kayo sa kwento natin. Kung may mga gusto pa kayong i-request na talakayin natin sa mga susunod na mga araw, nandyan lamang po sa ilalim ng ating comment section. Mag-comment lang po kayo. At ulit, meron po tayong giveaway na Nintendo Switch. Ito lamang po ang kailangan nyong sundin. I-subscribe at i-notification bell, no? Itong ating YouTube channel at mag-subscribe at notification bell din kayo sa channel ni Dayan D para makasali kayo dyan. Okay, so dito na natin tatapusin ang kwento natin ngayong araw na ito at huwag masyadong naglalaro sa mga elevator. Ulit, ito si Claro III. Sana ay nag-enjoy kayo sa kwento natin ngayong araw.